Unlock the secret to immortality. Koran Mori orders the kidnapping of Yanagi Sakoshida, the girl who has the power of healing. Rekka and his friends rush to the Mori mansion to save her. While Tokia battles with Koganei and his golden halberd Koganunki, Rekka, using his power of fire, defeats the plant spirit Mokuren. But in the hall that leads to the laboratory where Yanagi is held, their most formidable opponent awaits them, Kurei. Flame Kurenai, ang awit ng kamatayan. Rekka, aalis ka sa palasyong ito na isa ng bangkay. Tanggapin mo ito! Flame power! Mahina ka pa rin. Tumigil ka! Hindi ako patatalo sa isang katulog mo! Ngayon, tingnan natin ang lakas mo! Yeah! Rekka! Nararamdaman ko pa rin ang aking galing. Huwag ka magbuhat na sarili mong bangko! Mabuti pa! Tapusin na natin yan! Tatlo tayo laban sa kanya. Hindi mananalo yan. Kawawa ka naman. Hindi ko inaasahan na ang kanyang kapangyarihan ay magiging kasing lakas ng sa akin. Ibalik mo na si Anna. Ano kayong nakakatawa? Pag ako nainis, tatanggalin ko na yung maskarang yan. Tumigil ka! Ikaw makinig sa akin ngayon. Naalala mo pa ba kung saan mo nakuha ang sugat mo? Sa iyong pisngi. Matagal na panahon na rin na mangyari yan. Ano bang pinagsasabi ng matagal na panahon na? Unti-unti, pinapakita na niya sa amin ang tunay niyang katauhan. Rekka, hindi tayo bahagi ng kasalukuyang panahon. Kung naalala mo pa, ako ang may gawa ng sugat mong yan. Nabuhay tayong dalawa. Noong sinaunang kapanahon ng maraming siglo na ang nakakaraan. Na mga panahon yon, bahagi tayo ng isang pangkat na kung tawagin ay angkan ng mga Hokage Ninja. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Wala rin akong pakialam kahit anong siglo at saan angkan ako nabibilang. Ang pinakamahalaga lang ngayon ay mabawi ko ang aking prinsesa! Rekka, hindi mo ba alam na nag-aaksaya ka lang ng iyong lakas? Ang kapangyarihan mo ay katumbas lang ng aking pinakamahinang lakas. Ngayon, magiging abo ka na! Binubuhosan niya ang kanyang lakas! Binubuhos? Nagpapatawa ka ba? Sa tingin mo ba, Rekka, binubuhos ko na ang aking buong lakas? Hindi ko kailangan gawin yung para lang mapantayan ang iyong kahusayan. Napakababa naman pala ng tingin mo sa aking kapangyarihan. Kailanman ay hindi magpapantay ang ating lakas. Ito ang tunay kong kapangyarihan. Siya si Kurenai! Huh? Kurenai? Tingnan nyo! Ang mga makina! May nagpapakawala ng pambihirang lakas sa loob ng palasyo! Ano bang pinagagagawa ni Master Kurei?
Hindi ba niya alam na baka madisgrasya tayong lahat dito? Ano nang nangyayari? Nadidelikado na si Narek at ang kanyang mga kasama. Nakakakilabot. Pero ang ganda. Ang kanyang apoy. Merong buhay. The true power of the Hokage Ninja Clan doesn't lie in the Madogus. Ang tunay na kapangyarihan ng isang Hokage Ninja ay hindi nakasalalay sa kanyang kakayahang makalikha ng apoy. Dahil ang enerhiya na dumadaloy sa katawan ng isang kasapi sa angkan ay sapat na upang makalikha nito, hindi na rin kailangan pang gumamit ng mahiwagasang data para dito. Ang kakayahan na yan ay likas na namamana ng sinumang may dugo ng angkan ng Hokage. Ang tunay na kapangyarihan ng isang Hokage Ninja ay nakasalalay sa pagpapalawak ng likas na kapangyarihang ito upang magamit sa kahit na anong paraan na iyong naisin. Bibihira lamang ang may taglay nito at isa na ako sa mga yon. Iba-iba rin ang kulay ng apoy na naglalarawan sa nilalaman ng iyong puso at kalooban. Maitim na apoy at taglay ko ang kanyang kapangyarihan. Meron ding pulang apoy, mayroong asul na apoy na tapat ka sa pinakamahinang uri. Kurenai, ipakita mo sa kanila ang bangis ng iyong kapangyarihan. Alis to kayo! Mabilis na to! Sige! Takbo na! Tagalig tayo. Hindi pata sa labanan. Lagot ka sa akin. Antayin mo ako makahanap ng tubig, kundi tapos ka! Kuya, anong mangyayari sa atin ngayon? Mamamatay na tayo! Makikita mo. Parang laruan lang ng bata ang kapangyarihan mo kung ikukumpara sa akin. Si Lola! Lola, tumakas ka na! Tama ka na, Reka. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay kaya mong iligtas ang iyong mga kaibigan. Lola, lumapit ka sa akin. Please, Kurei, no! Kasala ka. Kailangan pagbayaran mo yan ng iyong buhay. Sa ngayon ay wala ka ng silbi para sa akin. Ngayon na. Lola! Tama na! Reka! Hindi ako makapapayag na saktan mo kahit na sino man sa mga kaibigan ko! Huwag mo silang idamay dahil tayong dalawang magkalaban! Tuwag kang talaga! Pati bata, pinapatulang mo na ngayon! Alam mong hindi mo ako matatalo! Mas malakas ako kesa sa'yo dahil may mga kaibigan ako nagbibigay ng suporta sa akin! Ibahin mo ako, Kurei! Kahit buhay ko pa maging kapalit, gagawin ko mailigtas ko lamang sila! At kapag nangyari yon, isasama kita sa hukay para hindi ka na makapaminsala pa! There's no way I'm gonna lose! Tapos ka na ba? Kurenai, dalhin mo sa kanyang hukay ang makatangyan. Fuji!
Tagapamahala ng Fujin, ako si Ira, isa sa mga kaibigan ni Reka. Ang lakas ko ang aking kapangyarihan! Tawagin mo na lang ako sa pangalan Max! Si Dylan! Napadaan lang ako eh. At napansin ko na nangangailangan kayo ng tulong. Kaya nandito ako. You're only antagonizing Kurenai. Flame Power! Tawagin mo na lang ako, Flame Master! Ako si Reka Hanabishi. Laban na! Yes! Nagawa natin, Reka! Ano? Bakit hindi siya namamatay? Kurenai is not a living creature. It's just fire that's taken a human form. Hindi niyo mapapatay si Kurenai. Maaari ko siyang likain ng paulit-ulit. Asar na talaga ako sa'yo! Makikita mo! Aray, aray! Sandali lang, Reka. Eh, alam mo ba kung anong ginawa mo? Pinahiya mo ako sa mga tao! Sa kalagayan mo ngayon, hinding-hindi mo matatalo si Kurenai dahil mas malakas ang kanyang kapangyarihan kaysa sa'yo. Kailangan nating umisip ng paraan para matalo sila. Eh, paano na nga? Hindi mo ba natatandaan? Ang sinabi sa atin ni Emma noon, kailangan nating magbuklod para matalo natin ang kalaban. Ibig mo sabihin, apat tayo laban sa isa? Kailangan magsama-sama ang ating mga lakas. Dahil kung hindi, baka hindi mo na mailigtas ang mahal mong prinsesa. Maliwanag na ba ang lahat, Reka? Payag na ako. Ngayon, kahit paano'y may pag-asa na tayo na manalo laban sa kanilang malakas na puwersa. Ano pang hinihintay nyo? Tapusin na natin ang alalay ni Kurenai! Atakihin natin ang sabay-sabay si Kurenai! Hindi si Kurenai ang dapat nating tapusin, kung hindi si Kurenai. Tayo na! Laban! Okay! Na naman, wala talagang kadaladala. Sa bagay, para lamang akong naglalaro nito. Kurenai, sugurin mo ang pinakamalakas sa kanilang apat! Ha! Ngayon din! Kung ganun, si Reka pala ang pinakamalakas sa kanilang apat. Naririn din ang tenga ko sa'yo, ha? Ako nang bahala dito! Kayo na kay Kurenai! Ikaw pala ang gumagamit ng kapangyarihan ng hangin. Nawala. Inaamin ko, napahanga niyo ako sa inyong lakas. Pero kahit magsama-sama pa kayo, hindi niyo ako matatalo. Si Reka ay kasalukuyang nililigpit ni Kurenai. At kapag wala na siya, lalong hindi kayo mananalo pa sa akin. Tumigil ka! Max! Tapos na ang isa. Nagkamali ako. Ikalawa. Si Dylan. Reka! Habang nababawasan kayo ay nababawasan din ang inyong pag-asa. Wala kayong laban sa akin.
Babae ka man ay hindi kita patatawarin! Ate Emma! Lola! Takas na! At yan ang ika-apat. Natalo na kayo ni Coronay pero hindi pa rin kayo nagtanda. At paano nyo naman naisip na mananalo kayo sa akin kayong mas malakas ako nang di hama kay Coronay? Akala ko pa na may maaaliw ako ng gusto sa pakikipaglaban sa inyo. Na hindi man lang kayo umabot sa inaasahan kong palabas na ibibigay nyo. Coronay, incinerate them for me. Such weakness, such stupidity, such a waste. Set them ablaze and don't leave any leftovers. Hoy, duwag! Sandali lang, hindi pa tapos ang laban na to. Magbabayad ka! Umanda ka ngayon! Imposible yan. Ni hindi man lang nasunog ni Coronay ang kahit na anong bahagi ng kanyang katawan. Hindi kayang kainin ng apoy ang isa pang apoy. Sino yan? Kung sa iyong palagayan mas malakas ang iyong kapangyarihan kay Rekha, ay mabuti pa'y mag-isip-isip ka muna. Ang poses na yun. Oo, ako nga't wala ng iba. Kanina ko pa pinanonood ang laban nito. Napansin kong mas yumabang ka pa. Andyan ka pala. Magandang araw sa'yo, Kore. Kakehoshi. Nako naman, Emma. Ngayon ka pa nagpakita, matatalo na kami. Tama ang hinala ko na lumakas pa si Kore. That's Coronay, the flame. Even in the past, only a few could produce a fire that powerful. Silang dalawa, ang dapat mong pakaingatan. Mahirap talunin. Hindi pa rin ako natatakot harapin sila. Sandali lang. Huwag mo akong pakialaman. Mapapaliwala lahat ang pinaghirapan mo. Kung pipilitin mo makipaglaban ngayon sa kanila, isasakripisyo mo pa rin bang buhay mo kahit na alam mong wala ng pag-asa? Ha? Itutuloy pa rin niya. Emma, ikaw nang bahala sa kanilang lahat. Lalo na sa akin, prinsesa. Ngayon, ituloy na natin ang laban! Katulad siya. Katulad siya ng kanyang ama. Lumalaban pa rin kahit wala ng pag-asa. Rekha! Alisin mo ang gasa sa iyong braso! Ha? Ang gasa sa aking braso? Pero bakit? Para pakawalan ang kapangyarihan mo. Pakawalan? Ang gasa na yan o armband, ang nagkukulong sa iyong kaloob-loob ang kapangyarihan. Napakalakas na kapangyarihan. Isang hindi kapani-paniwalang uri ng kapangyarihan. Ito ay lubhang mapanganib para sa'yo at kung hindi ka mag-iingat, maaari kang tupukin ang sarili mong apoy. Subalit hindi ko pwedeng ipagkait ang tunay mong lakas. Ikaw lamang ang makapagpapatunay ng iyong kapangyarihan. Ngayon pa lang ay pinaalahanan na kita, Rekha. Ihanda mo ang iyong sarili! Yun naman pala eh! Ang tagal-tagal ko nang iniisip kung para saan ito. Sige! Rekha, sabihin mo nga, saan mo ba napulit dyan? Ang tatay naman makakalimutin! Hindi ba baby pa lang meron na ako nito? Hindi ko nga alam kung para saan to eh! Ngayon alam ko na. Lalabas na ang tunay kong kapangyarihan. Pakiha ako sandali! Flame power! Ibang klase kapangyarihan! Ang nararamdaman ko sa aking kamay! Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Kakaiba siya! Pakiusap! Huwag mo pong pababayaan si Rekha! Rekha! Napakasakit! Dumating na ang pinagmulan ng kapangyarihan ni Rekha.